Nagkakaisa sa pagsamba at pakikisangkot sa gawain ang buong South Occidental Mindoro 1 District. Noong Sabado, July 16 ay magkakasabay nilang isinagawa ang Elders Training and Certification, Media Ministry Seminar at ang pagbabautismo sa siyam na tao bunga ng kanilang mga pangaral at paglilingkod. Ang kabuuang detalye ng gawaing ito ng SOM 1 District nasa balita ni Razel May Fresnillo. Sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon, ang distrito ng South Occidental Mindoro 1 ay nagsagawa ng Elders Training, Media Ministry Seminar at Mass Baptism dito sa lugar ng Iling, San Jose Occidental Mindoro. Nitong ika-16 ng Hulyo, taong kasalukuyan, ay nagkaroon ng iba't ibang programa na sabay-sabay ginanap dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 1. Nais sa katuparan ang mga gawain dahil sa kasigasigan ng mga kapatiran sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang mga programa ay idinaos dito sa Sitio Mangga sa Isla ng Iling. Isa sa mga programa ay ang Elders, Deacons and Deaconesses Seminar na pinangunahan ni na Pastor Limuel Fadikila at ni Pastor Joel Caspe. Dito ay ating nasagawa ang care group training at saka elder certification at deacons and deaconesses certification. Nakita nilang kahalagahan ito sa banal na gawain. Malaking tulong ito sa mga elders na dumalo, lalo't higit sa mga bagong elders and deacons ng iglesia. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa kanila sapagkat marami po kaming natutunan sa mga seminar na kung saan marami po ang nakinabang, hindi lamang po elder o diakono, gandin po ang lahat ng mga kapatid. Ang isa pang gawain ay ang pagdagdag ng grupo ng media team sa distrito. Ito ay naglalayo na mas mapalawak ang media ministry sa pamamagitan ng social media platforms at iba pang makabagong teknolohiya upang ihatid sa mga nakararami ang mga kwentong kapupulutan ng pag-asa. Sa pagtatapos ng araw ng Sabado, minabuting isagawa ang isang banal na seremonya ng pagbabautismo. Ang ilan sa mga tao na tumugon ay bunga ng isang linggong pangangaral at ang ilan ay bunsod na kanilang personal na pagpili na tanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Kaya, sa kabutihan ng Panginoon at pagtugon ng mga kapatiran, siya ang nailapit sa ating Panginoong Diyos. Marami akong natutunan, gumaan ang pakiramdam ko about sa mga family. Marami akong kaalaman na narinig sa mga iba't ibang mga pastor. Purihin ng Panginoon sa kanyang kadakilaan at kabutihan dahil sa matagumpay ng mga gawain na idinaos dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 1. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Razel May Fristillo, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.